Gloria na. Ako ang nanay mo. Please, bubakan din siya. Mami ko? Loko mo ba ako, ha? Totoo ba to? Ha? Paano nangyari to? Hayaan mo ko magpaliwanag. Please. Ikaw ang nagtaboy sa akin? Pinabayaan mo ko! Kasalanan mong lahat ng to! Lahat ng paghihirap ko! Wala akong kailangan marinig sa'yo! You stay away from me! BJ! BJ! Elena, anak. Siguro eh, bugso lang ng damdamin ni Ma'am Luisa yun. Eh, hindi naman siguro siya kukontra kay Budoy at kay Jackie. Lalo pat, siguro nag-aalala siya sa kalagayan ni Budoy. Hanggang ngayon, wala pa rin ipaliwanag sina Sir Anton kung ano ba talagang kalagayan at biglang pagtalino ni Budoy. Tay, lahat ng pag-aaral, ginawa na ni Sir Anton kay Budoy, ligtas naman siya. Isipin na lang natin na lahat ito biyaya galing sa Diyos, hindi yung nagpapabalo tayo sa takot pareho ng ginagawa ni Ma'am Luisa. Elena, hindi mo rin masisisi Ma'am Luisa. Ina din siya ni Budoy. Oo nga, Lola Kuring. Pero imbis na isipin niya yung pagbalik na sakit ni Budoy na hindi naman siguradong mangyayari, bakit hindi na lang niya suportahan yung anak namin? Masyado pong mahirap yun. Bakit hindi na lang niya muna hayaan na matuloy ang relasyon ni Jackie tsaka ni Budoy? Elena, anak. Lahat naman tayo pabor kay Budoy at tsaka kay Jackie. O, paano si Budoy? Tinanggalan mo na ng karapatan si Elena na maging parte ng buhay niya? Kailangan. Matagal na akong walang boses para sa mga anak ko. Apektado na ang buong pamilya ko. Kailangan tanggapin ito ni Budoy. Si Ma'am Luisa, hindi kasi niya matanggap na hindi lang isip ni Budoy, kundi pati puso nagbabago. Hindi ko nga alam kung natanggap na niya si Budoy ng buong buhay. PJ! PJ! Please. Please, pakigan mo muna ako. Saan pa ninang? Mami? Nanay? Kahit ano pong itawag ko sa'yo, you're still the biggest liar. Pinaniwala mo sa akin na ibang tao ang nanay ko? Patay na siya. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Ha? Sa lahat pa ng tao, ikaw pa. Ikaw pa naman pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa lahat. Alam ko. Alam ko. And I'm sorry. I am sorry. Pero PJ, hindi lahat. Hindi lahat kasi lumalina. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At oo, pinagsisisihan ko ang pag-iwan ko sa'yo.
Nung mawala si Budoy, ginamit ko yun na pagkakataon para maibalik ka sa pamilya. Para maibigay ko sa'yo ang buhay na nararapat para sa'yo. Akala ko na maliit na bagay lang ang pagsisinungaling ko sa'yo. Dahil gusto ko lang makabawi sa mga naging kasalanan ko. Doon ka nagkamali, Nina. Alam mo, sana iniwan mo na lang ako kina Anna at Jimmy. Mas mabuti pa siguro yun. Tahimik na ang buhay ko. At hindi sana ako naging Maniego. Sana hindi ko nga hinanap ang tunay kong ini. Dahil ikaw yun. Pinabayaan mo na ako. Niloko mo pa ako buong buhay ko. O Budoy, saan ka nang galing? Kanina pa namin iniintay. Bakit basa-basa ka ha? Uy, ano nangyari sa'yo? Daddy ko, mami ko. Pasok po ako ha. Babalik po ako na sa'yo. Ayaw mong mahuli ka ni Nino. Kinuha mo lang ulit ako dahil kinakayan ka lang ng konsensya mo. Alam mo, ginagawa mo lang lahat para sa'yo eh. You just wanna protect yourself. No! No! That's not true. Mahal na mahal ko kayo ng ninong mo. At araw-araw, pinagsisisi ako. Ang naging kasalanan ko. Sisiguraduhin ko talaga na magsisisi kanina. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo sa akin. At sa buong Maniego. Sinira mo ang buhay ko. Sisirain ko rin ang buhay mo. Isip mo muna yan bago mo ginawa ang lahat ng to, Nina. Mahal ko rin si Nino. At gaya ko, oras na para makalaya siya sa mga pagsisinungaling niya. BJ! BJ! Budoy. Tatapating kita, I cannot give you a valid diagnosis right now. Dahil wala naman tayo sa ospital. At dahil sa nangyari sa iyong nahulog ko sa pool, mas makabubuti siguro bukas pumunta tayo sa ospital para ma-check up kita mabuti. Daddy ko, wag na. Hindi naman kailangan yun eh. Maayos naman pakiramdam ko. Tsaka bukas, may practice kami sa Pilipinas sa IQ. Eh, gusto ko nandun ako. Budoy, sandali lang yun. Sandali lang yung test na yun. I promise you, makakapunta ka pa rin sa practice mo. Ano kayong dalawa? Kailangan pumunta na tayo ngayon sa ospital. Kung magsalita kayo, parang binabaliwala niyo yung nangyari kay Budoy. Budoy, nalaglag ka sa pool. Kung hindi ka nakaahon, baka kung ano nangyari sa'yo. Mami ko, maayos naman ako eh. Wala naman masama nangyari sa'yo. Ligtas ako. Yun naman ang mahalaga, di ba? Luisa, don't worry yourself, okay? Dadaling ko siya. Che-check-upin ko siya sa ospital bukas. Alam mo, hindi sapat yung check-up para sa'kin eh. Ano gusto mong gawin? Kailangan i-confine natin siya sa ospital. Alam mo, ang dami-dami pagbabago sa anak natin. Tumalino na si Budoy. Ngayon, diretso na siyang magsalita. Tsaka kailangan, matest siya siyang maigi ni Isaac. At palagi sumasakit ang ulo niya, kailangan malaman na natin kung bakit. Mami ko, ayoko talaga bumalik ulit sa ospital. Kapag nandun ako, hindi ako makakapasok sa eskwelahan. Hindi ko makita yung mga kaibigan ko. Hindi ko makita si Jackie. Tsaka, hindi ko naman kailangan yun, di ba, daddy ko?
Hindi ko naman kailangan yun. Budoy, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan ka namin dalhin sa ospital para to sa kabutihan mo. Salamat, ha. Pakipaalam mo na lang kami kay Luisa. Sige, Myra. Makakarating. Isaac, okay na kaya talaga si Budoy? Babalik pa ba yung pananalita niya sa dati? Well, Myra, our speech is controlled by our brain. So logical lang na kung tumatalino at umaayos ang utak ni Budoy, hindi malayong aayos din ang pananalita niya. Sana naman tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Ano? BJ, pauwi ka na ba? Dad, yes. May kailangan kong sabihin sa'yo. Ano yan? Dad, gusto kong sabihin sa'yo ng harapan eh. Oh, sige, umuwi ka na muna para mapag-usapan natin yan dito. Daming pagbabago kay Budoy. Takayatso na siya magsalita ngayon. Ano ba talaga nangyayari? Sa akala mo ba, hindi ko iniisip yan. Ang patuloy na pagbabago ni Budoy, ang patuloy na pagtalino. Masakit mang aminin, Luisa, pero may hangganan ang kakayahan ng siyensya. At ang kasong katulad ng kay Budoy, milagro ito eh. Diyos lang ang tanging nakakaalam kung bakit siya tumatalino. Sabihin na natin na Diyos nga. Pero, bilang magulang niya, hindi pa dapat gawin natin ang lahat ng magagawa natin. Gawin man natin yun, hindi tayo nakakatiyak kung kailan o kung talagang matatagpuan natin kung ano ang kadahilanan ng lahat ng nangyayari sa kanya. Sa ngayon, Luisa, ang tanging natitira. Ayan, pabayaan natin si Budoy na gamitin kung ano man ang biyayang pinagkaloob sa kanya. Nagsisimula na siya ng panibagong buhay. Nagtatagumpay naman siya, hindi ba? Hindi naman sa pinalalabas ko na ayokong gumanda ang buhay niya. Dahil gusto ko yun para sa kanya. Pero mas gugustuhin ko na buhay na anak. Kahit masakit siya, kaysa sa isang anak na ubod ng talino pero patay naman. Anton, ayoko na mawala siya ulit. Hindi ko kakayanin yun. Wala ka na magagawa para baguhin pang isip ko, okay? Sandali, sandali. Please. Hindi na kita pipigilan. Kung ano mang parusa o kapalit na gagawin mo, alam ko nararapat mo yun sa akin. Lasa sakit na dinulat ko sa'yo. I want you to realize tuwing niyayakap mo si Luisa at tuwing tinatawag mo siyang mami, unti-unti ako namamatay dahil ako yun eh. Ako ang mami mo. At mahal na mahal kita. Umaasa ako na pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos ng gagawin mo, ay maahanap mo siya sa puso mo. Napapatawad ako. Budoy, anak,
Pwede naman natin dalhin lahat ng gamit na kailangan mo para komportable ka. Mami ko, kahit ano pang dalhin natin, hindi pa rin magbabago ang isip ko, ang nararamdaman ko. Ayaw ko talaga pumasok sa ospital. Alam mo, Budoy, nag-usap na kami ng daddy mo. Itong tamang gawin para sa ngayon. Alam mo, hindi mo naman kailangan malungkot dun eh. Lagi naman kami nandun ang daddy mo. Dadalaw din naman ng Mami Elena mo, Lolo Rene mo, Lola ko rin, si paring Max, pati na rin si Jackie. Pwede naman siyang dumalang sa'yo doon. Pero mami ko, iba pa rin makakasama ko sila. Kayo, sa ospital lang. Gusto ko kung paano yung buhay ko ngayon. Yung gigising ako sa umaga, kakain tayo nila daddy ko, ni Lola ko, tapos papasok ako sa eskwelahan, makikita ko sina Jackie, mga kaklase ko, at pag Sabado at Linggo, doon naman ako inananay, di ba? Magkakantahan kami nila Lolo ko, nila paring Max, mami ko, daddy ko, ayoko mawala sa akin yun. Kaya huwag niyo ako pilitin. Budoy, may just be running a battery of test. Siguro mga dalawa, tatlong araw lang tapos na yun eh. Pagkatiwalaan mo naman sana kami, anak. Wala naman kaming gagawin na ikasasama mo, di ba? Anak, tandaan mo, mahal na mahal ka namin. At para sa ikabubuti mo rin ito. Gusto ko magsasabi sa'yo kasi mahal na mahal kita. Si Budoy ang tunay na anak ng mami at daddy mo. Si Budoy ang tunay na Benjamin Maniego. Hindi ko na pwedeng gamitin ang pangalan ko. Pwede rin namang Benjamin Maniego gamit mong pangalan. Pero lagyan natin ang second. Please realize, huwag niyayak ako si Luisa. At tuwing tinatawag mo siya, mami, unti-unti ako namamatay. Dahil ako yung eh. Ako ang mami mo. At mahal na mahal. Umaasa ko, katapos na gagawin mo, maaalam ko siya sa puso mo, patawad ako. Diyan ka. Halika, pasok tayo sa loob. Buka muna. Oh, anything wrong? Wala. Naalala ko lang noon. Med students pa tayo. Nagsimple-simple lang ng buhay, no? Ang pagiging asawa ko sa'yo, ang pinakamahalaga sa akin. Higit pa sa pagiging doktor ko. Ramdam ko naman yung grief eh. Kaso siyempre, minsan may mga bagay na hindi talaga natin pwedeng iwasan. Tulad ng career natin. Pero ngayon, bagong taon na. Natin baguhin yung mga nangyayari. Please, why don't we spend more time together? Gusto ko lubusin natin yung oras natin ng ganito. Magkasama. Masaya. I love you very much. I love you too, Grace. Hey, BJ. BJ, ka-uwi ka na pala? Kanina pa, Ninang. Alam mo, mabuti pa siguro sabayan mo ng Ninang mo kumain kasi hindi pa rin siya kumakain eh. Kakarating niya lang din. Hindi. Ay, ano lang muna natin si BJ. Mukhang may kailangan pa siyang gawin eh. Alam naman niya, nandito lang ako para sa kanya. Hintayin ko na lang siya. BJ,
Ano na naman ba yung importante sasabihin mo?